Ang San Bartolome de Malabon, sa poblasyon ng Malabon, makikita ang magnipikong simbahan ng parokya ng San Bartolome. Napakatandaan na ng simbahan na yan. So many things to say about this church. This is the mother church of all in Malabon, na butas ang kalokohan. Sinong hindi mamangha sa ganda ng simbahan mula sa economic itong haliw, hango sa sikat na templo sa Cris, sa mahiwagang itong bell tower, sa magnipikong kisame, at sa makalangit nitong imahe. Sa likod ng mga natatanging katangian ito, ay malawak sa kasaysayan ng simbahan. Patunay dito ang historical marker na inavail ng National Historical Commission noong 2015. Kinikilala din ito ng City Government ng Malabon bilang kauna-unahang landmark ng bayan. Eh bakit naman hindi? Panahon pa kasi ng mga Kastila nang naitayo ito. At noong 1614, ang gradual na pagpapatayo ng simbahan. Itinayo naman ang mga unang bato nito noong 1622. My name is Melanie Libuna. And I'm Julia Ramis. Saan nga ba tayo, Julia? Nandito tayo ngayon sa San Bartolome Church, Malabon, para alamin ang kanilang history. Tara, samahan niyo kami. Tara! Good afternoon po. Pwede po ba malaman yung pangalan nyo? Boy Abadejos. Melba Kuya po. 59 years old. Patira sa Tineros, Malabon City. Ilang taon na po kayo nagkitinda na? Matagal na, be. Matagal na po. Ano po yung trabaho nyo? Ito, gumagawa ng susi. Almost 30 years naigit na nandito na. Maaari po ba kayo mag-share ng alam nyo about sa San Bartolome Church? Simbahan po ng mga Katoliko. Simula nung napunta ako rito, mga bata pa ako. Yan, ano na yan eh, simbahan na yan. Talagang historical na yung simbahan na yan. May nabalita pa nga dyan nakaano yung Yamasita, yung treasure eh. Yamasita treasure. Grabe. So, ang tagal na po nun. Oo. Mas matanda pa nga sa akin eh. Ang age ko na ngayon eh, 68 na. Gano'n po ito katagal? Matagal na po yan, 400 years. Eh nga eh. Nandun, nakalagay yung... Ay, yun center. Pala. Oh, 409 years na. Oo. Oh, sa talagang ano, napakatanda na ng simbahan na yan. So tingin niyo po, ano po yung relevance or importansya ng kasaysayan ng San Bartolome Church? Yeah, alam ko talagang ano eh, napakalaki ng kasaysayan ng San Bartolome. Marami ng tao na nakita ko na masasabi natin yan ang talagang pag sa ano eh, may agreement yata eh. Ano? Parang dyan po sila kumukuha ng lakas. Yes, tama. Ano po sa tingin nyo ang importansya sa pagpapahalaga or pag-aalaga ng isang national or historical heritage sa ating history? Para po sa mga kabataan na mahubog sa magandang kaugalian at matutong umano sa Panginoong Diyos. Pag sumikapan natin na talagang yung ano natin, yung pananampalataya dyan, number one, tapos yung mga tao na pupunta, yung talagang nasisiyahan siya pagka yung nakikita siya na hanggang ngayon nakatayo pa rin. Maraming kasing project ang simbahan na yan na nakikita ko talagang yung maayos sila dyan. Magaling silang mag-ayos ng ano para sa ikakasiyahan ng mga tao. Saka hindi nagbabago tuwing kapiyestahan niya, yung karawan niya, nandun lahat ang laging masaya, laging punong-puno ng sigla. Pwede po namin malaman yung pangalan niyo? Okay. Christina Perez Martin. I've been working here for 20 years as a singer and also 10 years as a catechist. Wow, all in one po si ma'am. What do you know about San Bartolome Church? It's a very long list.
This church is already 409 years. And it's also a, or rather the oldest church here in Malabon, sa Corruptional Diocese of Caloocan. And as you know, it's a very historical church. And so many things to say about this church because I was baptized here. So every time the fiesta is going to come, I know that's my also my birthday in heaven. And this is the mother church of all in Malabon, Nabotas ang Caloocan. Second only to Santo Niño de Tondo in Manila. Because after 50 years, this church was built after that church. Ayun nga po, nasabi niyo po na kung kailan siya na-built. So, alam niyo po ba kung kailan ginawa itong church na to? Or naipatayo? Sa totoo lang, it started, or this church started in 1614. But we can only go out, I will tell you that the façade outside, which is 1861, is not, it's just an additional structure of the church. So there are so many constructions that are involved here. That's why today it is very grand. So with that, why do you think the San Bartolome Church is historically significant or important in our history? Definitely. It is very significant because without the missionary work of the Spaniards, which also with the help of Ferdinand Magellan, we can never be a part of the church or the family of God here on earth, which is the Catholic Church. The first and only Christian church that is also today is October 28, the Feast of Saint Simon and Jude, two of the 12 apostles of our Lord. That means, when we say the Catholic Church is also apostolic, they are rooted from the apostles themselves on the time of our Lord Jesus Christ. What do you think is the importance of preserving historical heritages like this church, San Bartolome of Malabon, in our history? Let us put it this way. You can never know a person without knowing their past. Like this church, we can never know our history, our heritage, and our culture if we tend to destroy or change this church. Because I don't know if you do know this story, the first Katipuneros was, what do you call this? Their first plan is not to do the tearing of their cedula in Caloocan. It's supposed to be done here. But since it's very naughty or very maybe bad to say, because of in our time of the Spaniards, there are also Mariteses and mga Tolits. That's why the news spread that it is going to be done here. So they transferred that event to Caloocan. Sobrang importante po talaga ng pagpapahalaga at pag-alaga ng mga historical heritages. Because it really is going to be the going back to the books of history. Not just reading them from the books itself, but you can see them here in its structure. Mahalagang unawain ang kasaysayan ng San Bartolome de Malabon dahil tinutulungan nito ang pagpepreserba ng ating kultura at nagtuturo sa mga susunod na henerasyon tungkol sa papel ng parokya sa kasaysayan ng Pilipinas. Thank you so much po sa time. Maraming salamat po sa time niyo.